Ito na po ang sahog ng aking belly bangus. Sinigang sa belly bangus. Ayan po. Papainit muna po ako ng mantika. Ito po ang aking belly bangus. Hiniwa-hiwa ko na po siya ng pakodrado. Tapos, ito kamatis, luya, sibuyas, sitaw, eggplant, labanos, okra, and sili. Tapos lalagyan ko po siya ng kamote tops. Yan po yung dahon ng kamote. Yan. Tapos po gagamit po tayo ng sinigang sa sampalok. Konting patis. Tsaka po ito pong ating sabaw ng bigas. Yan. So, papakulo ko po siya. Nagprito na rin po ako ng panterno ng chicken and liempo para iteterno ko po siya. Para meron po akong konting karne, meron ding isda na may sabaw. Ayan. Ayan. Una po natin gagawin, nagpainit na po ako ng aking mantika. Magpiprito muna po ako. Ipiprito ko muna po ng konti ang aking belly bangus. Prito muna po natin siya ng konti. Kasi po, pag sa isda, para hindi po siya ganong malansa, kailangan po, pag isasabaw natin, ipiprito po natin siya ng konti. Ngayon naman po, habang piniprito ko yung ating belly bangus ng konti, pagsasama-samahin ko na po ang ating pangsigang. Ito po yung isang pitcher ng sabaw ng bigas. Ayan. Tapos po, ilalagay na po natin ang ating sibuyas, luya, tatlong malaki pong sibuyas siya. Para mas malasa yung ating sabaw. Tapos isang malaking buong luya. Ayan. Ito po ang ating kamatis. 10 piraso na malalaki. Yung pulang-pula po. Pagsama-samahin na po natin siya. Tapos po, ito po ang uunahin natin isasama. Yung ating labanos. Kasi ang ating labanos ay medyo matigas ng konti. Kailangan po lusaw yung kamatis natin eh. Medyo madurog na konti para ano. Pakuluan na po natin siya. Ito po ang ating belly bangus. Tatlong balot po ito. Ngayon, sa isang balot po, dalawa siyang medyo malaki. Ang ginawa ko po, kada isang balot, hiniwa ko ng pakodrado na medyo maliliit. Kaya, ang isang balot po, naging 8. Ayan. Piprito muna po natin siya ng konti para pag sinabaw natin, di po siya malansa. Ganyan po ako magluto ng mga may sabaw. Ngayon po, malambot na po yung ating kamatis, labanos, at sibuyas sa ating pinakuluan at ng sabaw ng bigas. Medyo lusaw na po ang ating kamatis at malambot na po ang ating labanos. Lalagyan po natin siya ng 3 sandok ng patis. Ayan. Tapos po, ilagay na po natin ang ating sitaw. Talong. Pagsama-samahin na po natin siya. Tapos okra. Ayan. Kunin na po natin ang ating sili. Palambutin lang po natin siya ng
konti. At tapos po itong kamote tops, lagay na rin po natin. Mas maraming gulay, mas masarap. Mas maraming luya, mas tanggal ang lansa. Alam niyo po yung luya, medyo gamot din po yan eh. Maganda rin pong gamot yan, lalo na kung halimbawa may ubo-ubo ka o sipon. Tsaka isa rin pong gamot na yan, ng pampatanggal ng bad breath, ang luya. Kapag may diferensya ka sa bituka o ano, gamot din daw po ang luya. Ngayon po, isasama na po natin ang ating sinigang mix sampalok. Dalawa pong sachet na maliit. Kahit maliit lang po kasi meron na po siyang ano, meron na po siyang maraming kamatis kanina. Now, ito na po ang aking pinirito kanina na belly bangus. Ayan. Iprituin lang po natin siya ng konti para po hindi po siya malansa. At lalo na po para hindi rin po siya sasabog. Isang dahilan din po yun kaya piniprito para hindi siya nalulusaw. Ayan. Sasari na po natin sila. Ganyan lang po kasimple. Huling-huli na po natin siyang ilagay kasi luto na po at naprito na ang ating pork belly. At tapos po, ilagay na po natin ang ating sili. Ayan. Ayan po. Luto na po ang ating sinigang sa belly bangus. Ayan. Ayan na po siya. Kumpletong-kumpleto po siya sa gulay. Yan na po. Luto na po ang ating sinigang sa belly bangus. At saka ko po teternohan ng fried chicken and fried liempo. Ayun po. Nakatapos na naman po ako sa aking pagluluto. Maraming salamat po sa panonood. Sana na nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking pagluluto. Please like, share, subscribe, and click the notification bell of my YouTube channel, Inday Mama Vlog. Have a good day, everyone!